Yun, what's up guys? Kamusta kayo? Tayo ay nagbabalik sa isa na namang pagbablog. Actually guys, is gabi ngayon. So, good evening sa inyong lahat. Tayo ay nagbabalik sa ating YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay inanyayahan kitang mag-subscribe at mag-hit na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa ako na i-upload. So, ayun guys, as you can see, kung nakikita nyo sa aking nasa mesa, so ito yung binili natin sa Shopee guys, na yung spoiler. So, ayan guys, hindi ko po siya nabubuksan, so tinignan ko lang siya kung maayos yung yung items. So, okay naman siya guys. So, kasama niyan guys is itong visor o lens. So, ang kulay pala nitong lens na to is guys, Revo Red. So, dalawa lang kasi yung choice nilang Revo color. So, yun yung color blue, Revo blue o saka ito, itong Revo Red. So, Revo Red guys yung pinili kong kulay. Para kahit pa paano guys is bumagay sa ating helmet. So ito ko yung windstorm na sec guys. Nakikita nyo guys yung kanyang kulay. Meron siyang siyang green dito. Tapos matte color siya. So wala kasi yung ibang choice na guys kundi dalawang choice lang. So mas inisip ko na mas babagay yung Revo Red kaysa yung Revo Blue. At saka mayroon silang pagkakaiba guys. Mas mahal siya ng dihamak sa Revo Red. So yung Revo Blue guys is hindi ako nagkakamali is nag-range siya ng 1,300. So itong itong Revo Red guys is nasa lang siya, nasa 800 plus. So hindi ko na matandaan kung ilan yung magkano yung yung plus niya. So nasa 800 siya guys. So pa-plus ko na lang dyan sa screen guys para para sigurado tayo na sa presyo. So yun. So gagawin natin guys is bubuksan muna natin to at tignan natin yung kanyang kulay. At para ma-idea na rin kayo guys kung yung sinasabi kong Revo na Red. So yun. Buksan muna natin siya. Bali guys, in order ko to nung 11-11. Kasi free shipping sila guys pagka naka-sale sila. So yun lang yung time na nag-order tayo guys sa Shopee para makatipid tayo sa shipping fee. At kung minsan guys is malaki yung nadi-discount natin. So nagamahala din kasi yung shipping fee guys. Kaya umiwas tayo sa sa shipping fee. Guys, balot na balot siya. Sobrang kapal ng kanyang balot. Para ma-secure yung guys, yung lens. So, balot na balot siya guys ng bubble wrap. So, ito siya guys. So, ayan. Salunan natin guys para makita nyo. So, nakalagay dito sa kanyang is pwede siya sa AGV. Isa lang yung size nito guys.
So nakalimutan ko na rin guys kung anong helmet yung mga kasukat nito. Itong ating ano, Windstorm na helmet. So ipa-flash ko na lang dyan sa screen guys kung ano yung kasukat na helmet tong visor natin. So nakalagay dito. Made in China rin siya guys. So ayan, nandito yung kanyang color. Clear, Revo Red. So yun guys ang kanyang kulay. So buksan muna natin para makita nyo rin. So ito yung tawag nilang Revo Lens o Revo Red. Mukha siyang clear guys pero meron siyang ano, kung napapansin yung reflect niya is ano, parang nag-red siya. Yan ang kanyang kulay. So guys, ito yung napili kong lens. Kasi nagbibiyahe din tayo sa ano, sa gabi. So madalas kong gamitin itong ating helmet sa pang-araw-araw na ano, pagpasok natin sa trabaho. Kaya minsan naabot tayo ng gabi. So mas pinili ko itong ganitong ano guys, kulay. Kahit pa paano guys, kahit sa gabi, maliwanag pa rin siya. Parang clear din siya guys. Although may konting ano, pagbabago yung ano niya, yung makikita natin sa gabi. Parang may pagka-bluish siya guys. So guys, itututok ko sa camera para makita niyo yung kanyang ano. So hindi natin siya makita masyado. May pagka-bluish siya guys. Yung nakikita is ano, parang clear pa rin siya guys, parang walang nagbago, parang clear lens pa rin yung ano niya. Yung sabi ng iba guys is may pagka bluish siya pero parang wala siya pagbabago. So, parang konting konti lang guys. So titignan natin kung sukat siya sa ating ano, check na Windstorm. So ayan guys, sukat naman siya. Try natin siyang ikabit. So pinagbilang ko nito guys, ipa-flash ko na lang dyan sa screen o ililink ko na lang sa description box yung ano, kung saan ko siya nabili sa Shopee. So meron din silang ano guys, YouTube channel. Ililink ko na rin guys yung kanilang YouTube channel dyan sa description box natin. Para makita nyo rin o mapanood nyo rin yung mga reviews nila sa mga products nila. So more in helmets ang binibenta nila. So sa mga accessories ng mga helmet. So yun lang yung idea ko guys. Kasi hindi ko pa masyadong ano, na-explore yung kanilang YouTube channel dahil bago pa lang naman yung YouTube channel nila. So yun guys, doon ko siya na ano, nakita. At nung napanood ko guys yung kanilang video sa about sa product nila na to, itong items na to, itong check na ano, na tawag ito. Yung check na lens. So yun guys, sinabi nila doon na mayroon silang Shopee. So yun, pinuntahan ko siya guys at naghanap ako doon ng pwede sa ating ano, helmet. So itong helmet ko na to guys is nasa mahigit 1 taon na rin to guys. So binalak ko na rin tong ibenta guys at bibili na lang sana ako ng bago. Pero naisip ko guys, gawin ko na lang siyang pang araw-araw na ano, na gamit. Tapos pagka nagkaroon tayo ng budget is bibili na lang ako ng ano, ng bagong helmet. So ayun guys, i-update ko na lang kayo guys pag nakabili na tayo ng bagong helmet. So para ito muna yung pag-uusapan natin guys, tong set na ano, na Windstorm. So yun, so maraming kulay to guys. Meron din silang iridium color. So mas bet ko kasi tong ganito guys. So bagamat ano, poging-pogi naman talaga tingnan yung mga iridium lens nila. So ang issue ko lang guys sa iridium lens, araw lang sa maganda, talagang poging-pogi naman talaga ang dating ng helmet. Pero hindi natin naiwasan guys na nagbibiyahe din tayo ng gabi. So yun lang yung ano ko. So nadidiliman kasi ako guys sa iridium. Dating na rin kasi ako magka-helmet guys nang naka-iridium siya. So hindi ko siya ano sa gabi, may recommend. So kaya ganitong
brand yung kinuha natin. At buti nga naimbenta nila tong ganitong helmet lens. So yun. So bago pala natin ikabit to guys, isbuksan muna natin yung kanyang spoiler para dito guys sa helmet natin. So ito siya guys. Buksan muna natin siya. Sa guys. Matte black yung pinili ko guys na ano na kulay. At mayroon din siyang kasama. Mayroon din siyang kasamang double-sided tape na 3M. 3M ba 'to? So ayan guys, 3M siya. At mayroon siyang kasamang screw. Bali dalawang piraso. So, para dito guys. Para matibay siya. So balik unahin na natin tong ano tong spoiler niya. So tagayin muna natin isang sukat. Ayun guys. Saktong sakto siya. So diba pogi na. So, explore lang natin siya guys kung paano siya ikabit. So, ganyan yung pagkakabit niya guys. Bali, meron siyang tigisang extra guys. So, itong isa para dito. Tapos yung ano niya, may bandang dulo. So, nakakorte naman yan guys. Bali, tigisa siyang extra. So, meron pang extra tatlo. So, idikit muna natin siya guys. Bali, makakamala natin guys yung ano yung pag-iskuhan natin. Bakal mandali na lang siyang pumasok mamaya. So binigyan ko na siya ng tanda guys para madali lang pumasok yung screw natin mamaya. So idikit muna natin yung mga double sided tape. So bali may gatla na siya guys dito. So yan ang napapansin nyo. Yun na siyang pinakagatla dyan. So yung ano yung tikita natin. So yan nakapakuma na siya. Guys, nakita nyo na. Nakabit na natin siya. So, ayan. Yun. Tapos na natin siyang ikabit guys. So, sunod na natin yung kanyang lens. So, bago pala lahat guys, is tutukan ko muna kayo kung paano siya buksan ang ating lens. So ayan guys, ang pagbubukas din ng, ang pagtanggal pala ng lens guys is
buksan muna natin itong kanyang lens. So kung may nakikita kayong ano dito, yung pinakalak niya na to. So yun guys, hihilayan niya lang natin yun guys. So hilayan natin. So yun guys, nag-release na siya. So tanggal na yan. So yun guys, same process guys sa kabila. So yun guys, hilayan natin itong pinakalak niya. So para mag-release. So yun guys, tapos pupos natin ito pababa pagalito. Tapos hilayan natin siya palabas. So yun guys, tanggalan natin siya at ikakabit na natin yung bago nating lens. So itong lens pala na to guys is pin lock ready na rin siya. So yan kung nakikita niya. Ang napansin ko lang dito guys is wala siyang ano, yung pinakabalot dito para hindi magasgasan. So yun lang. So try natin siyang kabit. So ang pagkakabit guys is ganun din siya. Dapat tong lens natin is nakataas siya para siyang nakabukas. So guys, hilaya lang natin. Kabit muna natin yung kabila guys. So yun guys, nag-lock na siya. Yung kabila naman. So yun, may pasok na din natin. So check muna natin guys kung pumasok siya. So yun, nalock na siya. So yun, pogi-pogi na guys yung ating helmet. So kung nakikita nyo guys, pag natatapatan siya ng, ano, ng ilaw, para siyang medium lens din guys. Pero kung titignan nyo mabuti guys, may aninag nyo yung nasa loob. So yan, kita nyo yung aking kamay. Nagmukha siyang medium lens guys nung nakabit natin sa helmet. So yun guys, poging poging na yung ating ano, helmet. At bagay na bagay din sa kanyang kulay guys. Parang nag-ano kasi siya guys. Para siyang ano, nag-gold. So yan. Parang nag-reflect siya sa ano, sa kulay ng ano, ng helmet natin. So yan. So try natin muna ng shot guys. Para makita niyo rin guys kung ano itsura niya pag nakasuot. So guys, maliwanag yung ano niya, yung lens niya. So parang hindi siya nagbago. Parang ganun din yung ano niya dito. Medyo bluish nga siya guys. May pagka bluish siya. So yun guys, ano, maganda pa rin siya sa ano, sa kahit sa gabi. So bibigyan na lang natin siya ng review guys. Bukas guys is gagamitin natin siya sa ano, sa outdoor. Tignan natin kung ano yung itsura niya pag nasa ano, nasa liwanag. So bukas guys is ano, bibigyan natin siya ng review. Tignan natin guys kung ano yung itsura niya pag nasa ano, nasa labas at maliwanag. So
all in all guys, is ano, wala naman akong masasabi sa ano sa nabili natin. So, pit na pit naman siya guys. So, yan. So, wala naman akong napansin na ano. Dito lang guys, medyo may awang siya dito. So, dahil dito guys sa ano sa strap na to, kaya medyo nakaangat siya. So, bala ko din guys na tanggalin to at palitan na lang ng ano ng ibang ano mount. So, sa ngayon guys, is temporary lang naman ito guys. At hindi ko pa kasi alam at undecided pa ako guys kung ano yung mount na ilalagay ko dito sa ating camera. So, sa ngayon ito muna. At bukas na bukas guys is ano bigyan natin siya ng review sa ano sa outdoor. Para makita nyo rin guys kung anong itsura niya pagka ano, sa araw tayo. So, yun guys. Saan na tayo sa review. So, ayan guys. Nandito na tayo sa highway. At subukan natin yung ating Revo lens. Kung maganda nga talaga siya sa, ano, sa liwanag. So, ayan kung makikita nyo. So, parang ano din siya. Iridium lens. Kasi pag natatapatan na siya ng liwanag guys is hindi mo mapapansin na ano na Revo lens siya. So ang ano niya guys, ang vision niya is ano tama yung sinasabi nila sa ibang reviews sa YouTube na ano medyo bluish siya. So nasubukan ko na rin to guys sa ano sa gabi. Parang ano, parang walang pinagbago sa clear lens. So itong lens na to guys is ano, may sasuggest ko to sa mga nagra-ride sa gabi. Kaya ito yung naging choice ko guys kasi minsan naabot tayo ng gabi. So kung mag-iridium lens tayo guys is madilim. So ayun, itong Revo lens ang choice ko. So mag-u-turn muna tayo dito. Yun guys yung ano masasabi ko dito sa Revo lens na to. So good na good siya para sa akin guys. Kung kukuha kasi tayo ng iridium lens guys, ang ano ko lang doon, ang concern ko lang sa gabi nga. Saka wala akong masasabi guys sa iridium lens, lalong-lalo na guys sa ano sa liwanag. So maganda talaga siya. Yun nga lang, ang concern ko lang guys is minsan inaabot tayo ng gabi at hindi ko type na ano yung iridium lens na gamitin sa gabi. So itong Revo lens kasi guys pwede mong gamitin sa umaga at the same time pwede mo rin gamitin sa gabi. So sa gabi guys ang ano niya, ang vision niya sobrang ano liwanag. Parang walang pinagbago sa clear lens. At parang ano pa na less pa niya yung ano yung silaw. Kasi guys yung clear lens natin minsan na-experience ko doon na kahit naka clear lens tayo is ano sobrang nakakasilaw. So dahil bluish tong ano tong Revo lens sa kahit sa gabi. Nalilis niya yung ano guys yung silaw. So yun ang nagustuhan ko dito guys. Although mas malilis lesson nung ano ng iridium lens yung silaw. Pero yung vision mo naman guys is ano napaka labo. So yun lang ang ano ang pagkakaiba ng iridium lens saka Revo lens. So yun guys ang ano ang maganda dito. So dati nanonood lang ako ng mga reviews sa YouTube.
At hindi ako kumbinsido na hindi ko masubukan. So ito, nasusubukan ko na. At gamit-gamit na natin. Sobrang hindi ako nagsisisi guys na binili tong ano, tong lens na to. So and guys, sa pinagbilan ko pala nito guys sa Shopee, maraming salamat sir. Ang pangalan pala ng kanilang shop is ano, 1TBT shop o 1TBT shop. So and guys, ililink ko na lang dyan sa description box at ipa-plus ko na rin dyan sa screen natin. So sa mga gustong bumili sa shop na to, I think bago pa lang tong shop nila guys, pero ano, nagtiwala ako kagad guys kasi napanood ko sila sa ano, sa YouTube nila. So mayroon silang sariling YouTube channel. At ililink ko na rin guys yung kanilang YouTube channel at para makita nyo rin yung ano, mga reviews nila tungkol sa mga products nila. So yun guys. At yung ano natin, yung spoiler natin, sobrang ganda niya rin. So same shop ko lang din sila nabili guys. So kung type nyo rin na magpapogi ng inyong helmet, lalong lalo itong SEC Windstorm. So yun guys, at subukan din natin to sa gabi guys. At ipapakita ko din sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pag gabi. So kahit sa gabi guys, poging-pogi siya lalo't pag ano, lalo't pag nasilawan ng ano, ng liwanag. So yun guys, at doon na tayo sa ano, sa gabi. At yun. So ayun guys, gabi na tayo ngayon. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pag gabi. So ayan guys, as you can see, nakasara yung ating visor. At madilim ang kalsada. So kitang-kita ko guys yung ano, mga nakakasalubong ko. Gaya nga ng sabi ko kanina guys, wala siyang pagbabago sa clear lens. At medyo nag-bluish lang siya ng kaunti. Kaunting-kaunti lang naman guys. So ayun, napakaliwanag niya guys. So ito guys, hindi po sponsor no. At di ko sinasabi na bumili kayo dahil na, dahil naka-sponsor sa atin. Pero ito guys is ano, honest review ko lang to guys. At wala akong ni-sponsoran. So ayun guys, para magkaroon din kayo ng idea na hindi na kayo maghahanap ng ibang shop na pagbibilan. At ito nga guys, ina-actual ko na guys na i-review para sa inyo. Ito yung honest review ko guys. At walang halong bola. So ayun. So yun guys, wala na akong masasabi pa. Nasabi ko na lahat ng gusto nyong malaman at gusto kong sabihin. So ayun guys, promise guys, di kayo magsisisi sa pagbili ng Revo lens na to at sa shop na to. So ayun guys, so sa mga gustong mag-order guys, nakalink yan sa description box natin. So click nyo lang guys yan. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating review sa lens na to. At sana nagustuhan nyo yung buong video at sana nakarating kayo sa part na to at ako'y nagpapasalamat. So hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong panonood. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na guys ang ating YouTube channel at pakihit na rin ang notification bell para maging updated kayo kung may video pa ako na i-upload o ilalabas. So yun guys,
try safe at God bless sa ating lahat. Paalam.